So pag-aralan natin yung Nihongo ng go, come, and return. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. Ayan guys, so para sa mga nag-aaral pa lamang ng Nihongo, panoorin nyo itong video na to at simulan natin sa pag-aaral ng go, come, and return. So ang reference natin for this video ay galing sa mlcjapanese.co.jp. Simulan na natin. So ayan, ano ba ang ibig sabihin ng go, come, return? Paano mo to gagamitin sa Nihongo? So pag sinabing go sa Tagalog ay papunta, 'di ba? Pumunta, punta. Ayan, punta. And sa Nihongo naman, binabasa siya as ikimas. Ayan, ikimas. And ang kanji ng ikimas ay ayan, ikimas. Ganito siya sinusulat. Yan. Ikimas. Ikimas. So, go, ikimas. Next, di ba sa Tagalog, pag sinabi mong go, pumunta. Pag sinabi mong come, pumunta din, di ba? Pero, magkaiba yung papunta, pabalik. So, come, sa Nihongo ay kimas. Okay? Kimas. And ang kanji ng kimas ay, yan, kimas. Ganyan. So, ang kanji ng kimas ay ganyan. Hindi lang ako sure doon sa jumbang nung pagkakasulat ko ng kimas, pero ganyan yung kimas. Okay, so pagbalik naman, return, come back, or go home, ang gagamitin nyo naman ay kairimas. Ayan, kairimas. Okay, so ang kanji naman ng kairimas ay ganyan. So, pasensya na sa sulat ko. So, ganyan ang kanji ng kairimas, or kairi, pabalik. Pabalik ka, come back, or uwi ka na ng bahay, yan yung gagamitin mo, kanji or word. So, meron tayong table dito, pasahin natin. Okay, repeat after me, ikimas. Okay, ikimas. Then, kimas, kimas. Then, kaerimas, kaerimas. So, pag ginamit natin siya sa sentence, so, noun, then kasunod ng noun ay wa, particle na wa, then place, and lalagyan natin ng ni na particle, okay, or e. So, dalawa yan. Pa-explain natin ng yung dalawang particle na yan. Yung, dati meron tayong wa, ngayon naman, nadagdagan na ng ni at saka e, okay? Then, saka papasok si ikimas, okay? So, ulitin natin. Noun plus wa, then place, then ni, then ikimas, okay? For example, watashi wa toire ni ikimas. Watashi wa toire ni ikimas. Ibig sabihin, ako ay pupunta sa toilet. Ayan, toire. Okay, ako ay pupunta sa toire. Pinalitan ko lang ng yung noun dito at saka yung place. Pinalitan ko lang ng watashi, toire. So, watashi wa toire ni ikimas. Okay, next. Dito naman tayo sa kimas. Okay, eto. Dito naman tayo sa kimas. So, noun plus wa plus place plus ni, then kimas. Okay? So, parang ganun din, ano? Watashi wa toire ni kimas. Ako ay parang sinasabi niya na dumating or darating ako sa toilet. Di ba? Watashi wa toire ni kimas. Parang sinasabi mo rin na papunta ka sa toilet, pero galing ka sa toilet. Okay? So, yun ang difference nung go, di ba? At yung come. So, para hindi nakakalito, yung go from A to B. Yun yung point, di ba? From point A, pupunta siya sa point B. Okay? Then, yung come naman ay from, pabaligtad, from B, papunta siya sa A. Okay? So, parang itong go ay palayo, then yung come ay pabalik, palapit. So, ayan, para mayroon kayong visual, ayan. So, sabi ko nga kanina, yung go ay papunta. So, from A, papuntang B. Okay? Then, yung come ay from B, papuntang A. Yan na yun. Okay, kung kairimas naman ay ibig sabihin, pauwi ka na sa kung saan ka galing ay ikaw ay babalik sa iyong pinanggalingan. Kairimas. Umalis ka dun sa lugar na yon. Okay, umalis ka sa lugar na yun, pumunta ka sa B, and babalik ka naman sa A, which is kairimas. Okay, kairimas. So, ano yung kairimas? Paano natin yan ibubuo sa sentence natin? Noun plus wa, then place, ni or e, then kairimas. So, watashi wa, ie ni kairimas. Okay? Ie. So, yung ie ay yung bahay, di ba? Bahay. Ie. Ie ni kairimas. So, kung titingnan natin yung drawing dyan, yung come from B,
papunta siya ng A. Then yung return or yung kairimas naman ay pabalik, okay? Babalik na siya galing sa ibang lugar papunta pabalik sa A. Ganun. So, ito yung example. Watashi wa Shibuya ni or e ikimasu. Watashi wa Shibuya ni or e ikimasu. I go to Shibuya. Okay, yung Shibuya ay lugar dito sa Japan. So, ako ay pupunta sa Shibuya. I will go to Shibuya. So, kapag ka ikimasu ay papunta sa isang lugar. Then, yung come naman, yung kimasu ay galing sa lugar na yon. Okay? So, watashi wa MLC ni kimasu. Watashi wa MLC ni kimasu. I come to MLC. Next sentence natin. Watashi wa uchi ni kaerimasu. So, yung uchi ay bahay din yan. Okay? Bahay or bahay. Then, watashi wa uchi ni kaerimasu. So, pabalik daw siya sa bahay. Pabalik siya sa bahay nila. So, another example ng go. Ayan. Gakko ni ikimasu. Gakko ni ikimasu. Ibig sabihin, I will go to school. Okay? Yung gakko ay school. Gakko, school. So, pag-usapan natin yung difference ng ni. So, yung ni, ganyan niya siya sinusulat. Yung ni. Yung e, ganyan. E. Pero, sa hiragana, ano siya? Para siyang he. Ganyan. He. H. So, kailan ginagamit ang or ganyan? E, kailan ginagamit ang e? Kapag you are talking about direction. Okay, papunta pa lang, parang gumagalaw yung bagay eh. Gumagalaw yung bagay or yung tao papunta sa isang lugar, sa isang direction. So yung ni naman ay merong certain place na goal. Okay, meron siyang papupuntahang lugar. Okay, so ito dinidescribe yung direction. Okay? Ito naman, dinidescribe yung mismong lugar kung saan siya pupunta. Okay? Direction, goal. Ayan, direction, goal. Yun ang difference. Pero, interchangeable yung dalawang yan. So, interchangeable itong dalawang ito. Okay? So, ayan. Ayan. However, this sentence are the same in meaning. Katulad ng sentence na nandito sa taas, gakko ni or e ikimasu. Ayan. Papunta sa school. Pupunta sa school. Okay? I will go to school. Okay. Wala na dito yung watashi wa sa umpisa. Kasi understood na yun. Kapag ka nagsasalita ka sa Japanese, hindi mo nasasabihin palagi yung watashi wa. Okay? Yung watashi wa. Watashi wa. Joke lang. Watashi wa. Okay? Hindi nyo nasasabihin yung watashi wa. So, pwede nyo nang sabihin diretso, gakko ni ikimasu. Dahil ikaw ang nagsasalita, ibig sabihin, ikaw yung pupunta sa gakko or sa school. Okay? And interchangeable nga itong ni or e. So, pero for me, palagi kong ginagamit yung ni. So, ayan. Para mas maliwanag uli, ulitin natin na yung ni ay goal and yung e ay direction ang dinidescribe. So, ibig sabihin, yung gakko ni ikimasu ay papunta ako sa lugar which is yung gakko. Okay? And yung gakko e ikimasu naman, ayan, gakko e ikimasu, ibig sabihin, yung direction ko ay papuntang gakko or sa school. Okay, para mas maliwanag pa yung differences ng ni at saka ng e. Ayan, magbigay pa tayo ng example. So, sabi dito, kochira ni dozo. Kochira ni dozo. So, ano ibig sabihin yan? Kochira ni dozo. To hear, please. Okay? To hear. Ibig sabihin, tinutukoy mo dito. To hear. Dito, please. Parang ganun. Dito. Okay? Then, pag sinabi mo namang kochira e dozo, kochira e dozo, tinuturo mo kung saan siya pupunta. This way, please. Yan. This way, please. Pag sinabi mong kochira ni dozo, to here. Or this, here. Here then. Here. Yan. Diba? So, ini-specify mo mismo yung lugar pag ni. Ini-specify mo naman yung direction kapag e. So, wala rin naman pinagkaiba yan sa pag ginamit mo siya sa kaerimas na verb. Okay? So, uchi ni kaerimasu. Uchi ni kaerimasu. I return or will go back to home. Uchi e kaerimasu. Uchi e kaerimasu. I will return or I will go back to home. Okay, so parehas lang sila ng meaning. Yung ni and e. So, tinutukoy mo dun sa ni ay yung lugar kung saan ka babalik, which is home.
And yung E naman ang tinutukoy mo ay yung direction papuntang home. Pero hindi sa lahat ng bagay ay interchangeable ang ni, okay? At E. Hindi siya laging parehas kapag ginamit mo siya sa sentence. Katulad nito, Tomodachi ni ay mas makikipagkita daw siya sa Tomodachi niya. So, yung ni dyan ay tama, okay? Tomodachi ni ay mas makikipagkita siya sa kanyang friend. Pero kapag sinabi mo Tomodachi e ay mas, which is mali na siya, okay? Kasi direction, makikipagkita ka. So, dinidescribe mo yung gagawin mo na makikipagkita ka sa kaibigan mo. Okay? So, hindi mo naman dinidescribe dyan yung direction nung pupuntahan mo. Ang pinupuntahan mo yung mismong kaibigan mo. Okay? So, yung to. Okay? Kung ano specific na pupuntahan mo. Kaya niyan at hindi e. So, ito na may example. Tomodachi ni presento o agimasu. Tomodachi ni purizento o agimasu. I give a present to my friend. So, tomodachi, friend, ni yung ginamit niya. Purizento is a gift, is another particle. Then, agimasu ay to give. So, tama yung sentence na ginamit niya dito sa tama yung particle, which is ni. Okay, nagbigay siya. Kanino siya nagbigay ng gift? Sa kanyang kaibigan. Okay? Then, hindi mo pwedeng gamitin dito yung e. Okay? Kasi hindi mo naman ini-explain sa sentence mo yung hindi naman direction ang tinutukoy mo, kundi yung specific na gagawin mo dun sa isang tao. Okay? So, ayan guys, I hope nagustuhan nyo tong video na to. And kung nagustuhan nyo, please like this video and mag-comment na rin kayo. I-share nyo na rin to dun sa mga nag-aaral ng JLPT N5. So, ituloy-tuloy lang natin yung pag-aaral natin para at least, di ba, kapag kukuha na tayo ng JLPT, ay mas mataas ang chance natin na pumasa. So, ayan, mag-comment kayo and sa mga nakapag-subscribe na at patuloy na nanonood sa aming YouTube channel, thank you so much for always watching our YouTube videos. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo and i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa aming mga susunod pang i-upload na video. Thank you so much for watching. Abangan nyo uli yung mga JLPT N5 lessons natin. This is Alan and I will see you on our next video. Bye!